mga petitioners na nagpapakansela sa kandidatura ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpayag ng Commission on Election sa motion for extension ng kampo ni Marcos. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Chodor T. na maghahain sila ng motion to reconsider posible ngayong araw laban sa naging pasya ng poll body. Labis na ikinagulat anya nila ang pagpayag ng ComElec na Second Division sa motion for extension na hiningi ng kampo ni Marcos. Hindi anya nila maintindihan kung meron nga bang ibinigay na exemption ang ComElec para sa dating senador. Dapat anyang maipaliwanag din ang poll body kung bakit hindi nila sinunod ang kanilang sariling patakaran. Malinaw naman kasi anyang napaso na ang period na ibinigay ng poll body nang humingi ng karagdagan pang panahon ng kampo ni Marcos para makapagsumite ng kanilang sagot sa cancellation bid laban sa kandidatura nila sa pagkapangulo. Kahapon inilabas ng ComElec ang isang dokumento na may petsang Nobyembre 10 kung saan nakasaad na mayroong justification sa hiling na extension ng kampo ni Marcos. Nakasaad din dito na ang petition to cancel sa certificate of candidacy ng dating senador ay pending determination pa lamang. Binibigyan din ng ComElec ang kampo ni Marcos ng hanggang sa araw ng Lunes, November 22 para sagutin ang apila laban dito. Samantala, isang Solicitor General noong martial law ang magdedepensa kay dating Senador Bongbong Marcos sa mga petisyong inihain sa ComElec para ma-disqualify siya sa pagtakbong presidente sa desisyon 2022. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, spokesman ni Marcos, nagboluntaryo ang 91 years old na si dating Soljen Estelito Mendoza para maging abogado nito sa ilang kaso ng disqualification sa ComElec. Si Attorney Mendoza ang abogadong humawak sa mga kasong plunder ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dating Senador o Senator Bong Revilla at dating Senador Juan Ponce Enrile. Samantala, kinumpirma ni Rodriguez na binigyan ng ComElec ng isang linggong extension si BBM para tumugon sa unang petisyon na pagkansela sa kanyang COC dahil sa kasong may kinalaman sa hindi pagpa-file ng income tax return. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Attorney Rodriguez na inaasahan na nila ang mga ganitong cheap political gimmicks at mga basura na petisyon, ngunit dapat nilang sagutin ang apat na petisyon laban kay BBM. Pakinggan natin si Attorney Vic Rodriguez. Kagaya ng nagsimula kayo ng inyong programa, Anthony at Jerry, ang dami-daming mga basurang petisyon ang inihahain laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Itong kasong ito has been itong pinag-uusapan natin ngayon has been fully litigated. And we have to call the records and find the records of the case para naman nang sa ganun, we can file our intelligent answer dito sa nuisance petition na i-file laban kay Bongbong Marcos. Kaya kami humingi ng dagdag na oras para makasagot kami. Tinawag din nilang mga communist frontliner yung mga naghain ng bagong petisyon noong Miyerkules. Kabilang sa kanila ay mga biktima ng martial law at human rights advocates. Itinuturing din ng kampo ni Marcos na hindi magtatagumpay yung ibang petisyon laban sa kanila at pinag-aaralan pa nila kung paano ito sasagutin. Sa ngayon ay may tatlong petisyon na nakahain upang naglalayong makansela yung COC ni Marcos, samantalang yung isa naman ay para tuluyan siyang ma-disqualify. Nasa 500 abogado raw yung nag-volunteer para tumulong dito kay Marcos. Bagamat hindi pa rin nila sinasabi yung laman ng kanilang petisyon bilang parte ng kanilang estratehiya. Pero nauna nilang binanggit na walang jurisdiction ang Commission on Election sa kaso. Lalo na't napagdesisyonan na ng Court of Appeals yung kanyang kaso ukol sa di pagpa-file ng income tax return mula 1982 hanggang 1985 noong siya ay vice gobernador at gobernador pa ng Ilocos Norte. Hindi raw ito maaaring reviewhen, amyendahan, baguhin o ipawalang bisa ng ComElec. Sinasabi rin nilang hindi naman isang uri ng tinatawag na moral turpitude ang hindi pagsusumite ng ITR at hindi rin ito isang uri ng tax evasion. Kumpiyansa silang mababasura itong nga tinatawag nilang propaganda laban kay Marcos. Yes. Lahat ng petisyon ito basura. Lahat ng petisyon ito basura. Wala akong kaso. Walang kaso at ito ay ang purpose lamang ay pabagalin ang aming kampanya, guluhin ang isipan ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Subalit kami have remained focused, klaro sa amin ang gusto namin gawin. This is all about the future of the country and the future of every Filipino. I am very, very confident if it's all purely a matter of legal argument and substance, walang kaso laban kay Bongbong Marcos. Minsan yung usaping legal ay nahahaluan ng political.
magkaganoon pa man, naniniwala kami sa integridad ng mga namumuno ngayon dyan sa ComElec na they will decide the case based on its merits. Pero ayaw po yata kayong tantanan. Kahapon lang po, nag-file ng panibagong petition for disqualification. At may sinasabi na may mga isusunod pang disqualification charges laban kay Senator Marcos. Isa naman ang inalaman na Weng nung kanilang mga petition, whether it's petition for the cancellation of his certificate of candidacy or it's a petition for disqualification, iisa lang ang laman at ito ay yung the same old yellow narrative na walang ibang layunin kundi gibain, siraan at yurakan ang pagkatao ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Magkaganon pa man, ito ay isang kaso, haharapin namin ito ng buong tapang at kahit ito ay isang basurang petition, kami po ay sasagot at yun nga, binigyan kami ng kaukulang panahon pa ng ComElec na magbigay ng aming answer. Pero hindi kami papatol sa kanilang maruming uri ng politika. We will never engage in gutter politics. Hingan lang namin kayo ng klarifikasyon. Ano po ba talaga? Meron po bang approval ang Commission on Elections for extension ng pagsasubmit ng inyong tugon dun sa disqualification? Kasi ang sinasabi, kinukol ang attention ninyo dahil wala pa naman daw pong approval, pero inanunsyo ninyo na na-approve yung 7-day extension. Yeah, nung interview sa akin nung umaga, ang what I was saying is nag-file kami ng motion for extension of time na mabigyan kami ng sapat na pagkakataong aralin pa at makapag-file ng aming intelligent answer. And then yun nga, I was asked kung meron ng aprobado. Sabi ko na bigyan yata kami ng 5 or 6 or 7 days. Hindi ko lang ma-recall exactly. But I'm pretty confident na ito'y na ma-aprobahan o by now na-aprobahan na ng ComElec. Kasi ang sinasabi po, nung lalo na yung mga kampo na nagharap ng petition for disqualification, dapat daw po kung ano yung sinabi ng Commission on Elections na non-extendable yung ibinigay na panahon sa inyo, yun yung dapat na masunod. Naintindihan ko yun, pero ito yung usaping legal at hindi ito yung pwedeng ingay lang ng mga may ingay na kung ano-anong basurang petition. Sundin natin yung legal process. We filed our motion for extension of time at nag-entry of appearance na rin ang aming lead counsel, si dating Solgen, Attorney Estelito Mendoza. At yun nga, na-aprobahan ito ng ComElec na binigyan kami ng extension of time na mag-file ng aming answer. Klaro naman doon yan at the records would support my statement that we were given an extension of time to file our answer. So you mentioned na si former Solgen po, Estelito Mendoza, ang magiging tagapagtanggol ni Senator Marcos dito sa issue. Yes, he is our lead counsel. So did he volunteer po or did you ano? No, he volunteered and without any exaggeration, nung pumutok itong mga nuisance or basurang petisyon na hiniain laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos, without any exaggeration, I have received no less than 500 calls from individual lawyers, from lawyers group from different law firms offering their services all for free to be the volunteer counsels of presidential aspirant Bongbong Marcos sapagkat alam nila na ito ay isang basurang petisyon. In any case po, tama po ba na ang ComElec ang mag-rule on a disqualification ng isang kandidato? Ano mang posisyon ang tinatakbuhan po niya? Sa ComElec talaga ang proper venue pagka petition for cancellation ng COC at petition for disqualification. Subalit, itong basurang petition laban kay Bongbong Marcos, ang hinihingi talaga nila ay revisahin, baguhin, amendahin o di kaya set aside and declared null and void ang desisyon ng Court of Appeals. Wala pong jurisdiction ang Commission on Election to pass upon, more so amend, revise, modify or annul the decision of Court of Appeals. Wala pong jurisdiction ng ComElec. Kaya lagi namin sinasabi, basura po ang kasong nito. Ang layunin lamang nito ay sirain yung aming concentration sa kampanya. Subalit magkaganoon pa man, we remain focused on what we are doing. It's clear to us that this election is all about the future of this country and the future of every Filipino. And we are focused on nation building win. And speaking of yun nga pong nalalapit na kampanya, nitong mga nakaraang araw officially ay inanunsyo na po ng kampo ninyo at ng kampo ni Davao City Mayor Sara Duterte yung pagsasama nila ni Senator Bongbong Marcos. Doon po ba sa mga pinaplano na kampanya sa mga darating na panahon, they will campaign together? Yes, pinaplano na namin
Yung aming planning is a work in progress, Wen. Sapagkat alam naman ninyo, kahapon lang siya nag-assume ng kanyang party chairmanship with her party, Dilakas CMD, at bumuna ng working team, yung kanilang partido at yung aming partido federal, upang nang sa ganun maplano namin yung mga darating na campaign sortie na magkasama sila. And then there are days na siyempre one will have to cover one part of the country and the other will have to go to the other part of the country dahil limitado lang naman yung official period to campaign. Nang sa ganun, marami kaming areas na makover. Pero how will the president's endorsement of Senator Bongo po ano at yung tandem with Mayor Sara Duterte affect the BBM Sara candidacy? Wala, ako I'm unperturbed by that endorsement. Hindi tatamaan yung kampanya ni Bongbong Marcos at ni Mayor Inday. Unang unang iba-iba naman yung market segment nila. Iba yung base ng supporter ni Bongbong Marcos, iba yung base ng supporter ni PRRD, at iba rin yung base ng supporter ng kanyang inendorso. Hindi rin naman kami nagulat na kanyang inendorso si Mayor Inday. Siyempre naman, anak niya yun, hindi ba? At yung kanyang napiling kandidato, hindi na rin namin kinagulat yun because they belong to the same party and they have their own decision-making process. At nung sila yung nag-decision, yan ang naging hatol. So we just respect yung endorsement na yan ni Pangulong Duterte. Mm-hmm. Pero curious lang po at may mga gustong magpatanong, Attorney Vic. Did something went wrong between the President and BBM? Kasi for the past years, and even kahit recently po, bago nangyari yung pagpa-file ng mga certificate of candidacy, ay maganda ang relasyon at mag-aaliado ang Pangulo at ang dating Senador. Pero bakit nagkaganon po? Nagkahiwalay ng landas? O maituturing ba nating nagkahiwalay talaga ng landas? Hindi naman. Ako, tingin ko nga, nagkataon lang na meron silang kinabibilangang partido. Meron din kaming kinabibilangang partido, yung Partido Federal. At meron din silang meron din silang mga party mates, may decision-making process. At doon nga nauwi, nakapagpili sila ng kanilang kandidato. So we respect the President. At kagaya ng sinasabi ni Bongbong Marcos, patuloy yung kanyang mataas sa paggalang respeto at pagtingin kay Pangulong Duterte. Okay. Attorney Vic, baka may gusto na lang po kayong mensaheng ibahagi sa mga nag-aantabay dito sa mga isyong kinakaharap po ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Nasa inyo po ang kapag. I thank you, Weng, at sa mga supporters at nagmamahal po kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Patuloy po tayong mangampanya. Pagbutihin pa natin yung ating mga ginagawa. Yung mga magagandang numero na nagre-resulta sa survey, yung mataas na numero, tingnan lamang po natin yan bilang additional inspiration, bilang additional motivation. Subalit, wag po tayong magiging kampante, wag po tayong magiging complacent. At ang kabilin-bilin ng huli ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos, ikampanya po natin ng mahigpit at ipukpok din po natin ang kandidatura ng kanyang running mate na si Vice Presidential, si Mayor Inday Sara Duterte. I'm Nadine, and this is my real ring alarm story.